Magandang topic natin ngayong araw to, mga boss. So pag-uusapan natin kung ano bang mas maganda. Fuel injected or ang carburetor type na motorcycle. So lahat ng topics, lahat ng details ng bawat isa, pros and cons ng bawat isa, pag-uusapan natin sa video ito. Kaya sa mga magbabalak na bumili ng motorcycle, para sa inyo ang video na to. Boss, introduce ko po muna sa inyo ang YouTube channel ng aking asawa. Si Mrs. ay nagba-vlog na rin po. Ayan, so hindi na ako makakapagpakita sa inyo ng mga samples ng kanyang video. Subscribe lang po kayo dyan, RNL Fam Vlogs. Lagi po akong kasama sa video ni Mrs. Makikita nyo dyan kung ano ako as a daddy, as a husband, ayan. As a normal person, makikita nyo kung ano ako dyan. Hindi as a vlogger. Okay, tapos syempre hindi natin pwedeng kalimutan, mga boss, ang shoutout natin. Ang dami na naman nating shoutout. Itong channel na to, mas maraming shoutout to kaysa doon sa isang channel. So, kasi doon sa kabilang, mas more on talagang puro ko tutorial doon. Talagang hindi na ako nakapag-shoutout sa tutorial doon. Okay, so umpisahan na natin. Kamusta po sa inyo, Sir Robert Akat? Sir McCain Lee Taliedo, Sir Jerry Villacruzis, Sir Angelo Quincy Dulap, kay Ma'am Princess Blessy from Rolando Prudente, Christian Mabesa from Calamba, Laguna, Marben Dakara from Polangi, Albay. Julian Castillo, happy birthday. May 7, sakto May 7 ngayon. May 7 from John the Cute Pig. Ayan, gara-gara ng kanyang pangalan. Dennis Escalada and Alex Sesbreno from Jisan, Saudi Arabia. Sir John Frederick Diaz. Kay Patrick Purganan, kay Sir Eliboy TV, Rodrigo Kamua, shoutout din kay Eldridge John Mel Santos and Elsie John Santos from Wasap Kalusog. Ayan, si Wasap Kalusog ay nakakailang shoutout na vlogger din to si Sir. Constancio Junior Carulasan, who's Ian? Tapos si Bong Pinera from Banggit Abra. Shoutout sa mga Raider 150 Owners Club Incorporated Cebu Chapter. Ayan, si Hermie Salud. Shoutout din kay Alan Rivera from Italy. Shoutout kay JB Sunglaw, Kenneth Tia, Aldrin Malabanan from Korea, Alfredo Patriarca III, Jenly Servania, Deo Gracias Chill from Pangasinan. Tapos, Manuel Mawalil Jr., Kuya Clyde Channel, Marvin Orke from Raunion, Alvior Dexter, J. Eves TV from Riyadh, Hamen Suro Sandrino from Cotabato City, MJP TV from Alcover, Saudi Arabia. Kamusta po sa inyong lahat, mga bossing? Ayan, so para maging balance, syempre, ang ating discussion ngayong araw na to. Kailangan nating pumili ng isang motorcycle na parehong merong fuel injected tapos merong carburetor type. So ang napili ko syempre is Suzuki Raider 150. Ayan, mapapansin nyo ang Suzuki Raider na FI. Ito naman ang ating carburetor type. Unahin na natin ang presyo. Pagdating sa presyo, mga boss, mas mahal ang fuel injected. So bakit mas mahal ang fuel injected? Kasi dahil sa component na meron sa isang fuel injection system. Para maging effective or para gumana ang isang fuel injected system, kailangan syempre ng computer o ng ECU. ECU ang magpapagana kasi ng fuel injection. Siya yung magtitimpla ng air and fuel mixture. Tapos yung fuel injector mismo mahal. Next thing dyan, may mga carburetor type na makina, yung mga dating motorcycle, yung mga carburetor type, kadalasan yan gravity fed lang. Gravity fed, ibig sabihin from the tank, tapos dadaan lang sa filter, fuel filter, tapos diretso na sa carburetor. Kung meron man yung pump, yung iba diaphragm type, yung iba walang pump.
dire-diretso lang fuel pad lang. Pero kapag ka, pagka sinabi natin fuel injected, kailangan na talaga, pagka fuel injected, kailangan na ng fuel pump. Tapos yung fuel pump na yun, may sarili yung may allotted pressure ang fuel pump na yun, hindi pwedeng sobrang lakas, hindi rin pwedeng sobrang hina. Talagang calculated lahat. Pagdating naman sa mga parts, mga boss, syempre mas mahal pa rin si fuel injected kasi sa carburetor, kung meron pa tayo makikita dyan tulad nito sa Lazada, ang carburetor nasa 1,000 plus, 1,200, 1,300. Pag original, mas mahal eh. Pagdating naman kasi sa FI, ito na yung mga concerning parts na tinatawag natin like yung ECU. Tapos yung injector pa, fuel injector. Ayun. So isa pang mahal na parts yan mga boss. Fuel injected ang motorcycle na bilhin nyo, medyo i-ready nyo rin ang inyong budget kasi mas maraming parts ang may posibleng masira. Pagdating sa maintenance mga boss, dyan naman nakakalamang si carburetor type kasi mas mura ang magiging cost ng maintenance niyo kay carbureted type kaysa kay fuel injected kasi si carbureted type. Marami ng video na lumalabas kahit ako gumawa ako ng tutorial kung paano mag-overhaul ng carburetor. Ayan. Sa mga gusto matuto, pwede nyo panoorin yung video na yan. As long as natuto na kayo na kapag tamang paglilinis ng carburetor, kaya nyo nang ibalik ng tama yung mga parts ng isang carburetor. Tapos, sa carburetor naman, ang pinakamasela naman doon yung float. Huwag nyo lang gagalawin yung float para hindi magbago, hindi mag-overflow, hindi naman masakal sa fuel yung inyong carburetor. Okay? So, huwag nyo gagalawin yung float. Tapos, kapag natutunan nyo na kasi pag-cleaning ng isang carburetor, tapos meron din akong tutorial kung paano magtono, yung pagtotono ng air and fuel mixture, yung video na yan. Matututunan nyo rin yan, kasi lalong-lalo na kung meron kayong tool na ginagamit, RPM gauge, tapos vacuum gauge. Ayan. Kaya, mas madali yung maintenance ng carbureted type kasi kahit kayo bilang owner, pwede nyo gawin. Pagdating naman sa maintenance ng isang fuel injected mga boss, medyo mahal. Medyo mahal kasi nga everything is controlled by computer box or nung ECU ng ating motorcycle. So, isang mechanic tulad ko, wala akong way para maintindihan kung ano yung signals na sinesend or ibinabato ng computer box doon sa ating fuel injector. Wala. The only way para maintindihan ko si ECU is kailangan meron akong tool. Meron akong tool para magkaintindihan kami. Parang ano lang yan eh, parang ako makikipag-usap ako sa isang Chinese. Hindi ko alam yung lengguwahe nila, hindi niya alam yung lengguwahe ko. So kailangan ko ng isang tao na nakakaintindi ng Tagalog, nakakaintindi rin siya ng Chinese. Magkakaintindihan kami noon. Ganon din sa mechanics at mechanic tsaka dun sa ECU. Hindi kami magkakaintindihan ng ECU kasi magkaiba kami. Tao ako, siya isa computer. So para maintindihan ko ang computer, kailangan ko ng isang reader, isang tool. Isang tool para basahin niya yung sinasabi ng computer, tapos yung reader naman or yung tool, maglalabas naman siya ng data. Data na nakasulat na, di ba? Data na nandun na lahat. Doon ko siya maiintindihan. Sa car industries, meron akong mga scanners kagaya niyan. Ayan. So, diyan kami nagkakaintindihan ng mga sasakyan kapag may problem. May check engine light. Pansinin nyo sa mga compute, sa mga motorcycles na FI, meron kayong check engine light. Kapag nakailaw yan mga boss, maraming concerning factors. Hindi natin basta-basta masasabi kung anong problema. Pero, kapag meron kayong scan tool, na kagaya nito pang motorcycle yan, yung scan tool na yan ang magkikipag-communicate sa ating ECU, tapos si scan tool na rin ang magsasabi sa atin, ito daw yung problema, sabi ni ECU. Ngayon, alam na natin, kapag ka nagkaroon ng check engine light, oy, may problema tayo, sensor ng fuel injector, kaya ayaw mag-start. Yung pala natanggal yung sensor ng fuel injector, o yung kanyang connector, diba? Ganun yun. Mas pinapadali naman ng scanner ang trabaho ng isang mekanik kasi mas tinuturo niya kaagad ko ng problema. Yun nga lang, mas mahal. Mas mahal kasi ang scan tool pa lang ng motorcycle mga boss nagkano na. 'Di ba? Yun yung nagpapamahal sa labor ng isang mekanik kapag may problema na with the check engine light. Pag may sensors na may problema. Kasi kailangan na namin ng scan tool. So kapag dadalhin ninyo ang inyong sasakyan, for example, meron kayong kilalang mekaniko na dati, ang motorcycle nyo is carbureted type, siya yung pinakamagaling na mekaniko na kilala nyo. Tapos ngayon, bumili kayo na isang FI na motor.
tanongin niyo muna kung meron siyang scanner. Kasi kung wala siyang scanner, tapos meron kayo nakikita ang check engine light sa inyong motorcycle, maghuhulaan. Pwedeng ang maging reason niya mga boss is magkamali siya ng deduction, magkamali siya ng diagnosis. Mapabili kayo ng maling pyesa, tapos ang yun yung mahirap eh, yung naghuhulaan na. Inaalam na kung ano yung sira, bibili kayo ng pyesa, hindi pala to, sayang. Bibili ulit kayo ng pyesa, hindi pa rin yun, sayang. So, kung may scan tool siya, i-coconnect yun, i-scanin yung ECU, sasabihin ng ECU dun sa scanner ko ng problema, uy, fuel injected. Yung fuel injector, natanggal siya yung sensor. Yun lang. Ganun kasimple. Kaya mas mahal po ang maintenance ng fuel injected. Pagdating lang naman sa mga oil, pareho naman ang langis na ginagamit yan. Pagdating sa tires, yung mga basic maintenance na tinatawag, pareho na lang yan eh. Pareho na fa-flat yan. Pareho yung napuputulan ng kadena. Pareho yung mga kailangan ng change oil, ng change filter, di ba? Pero yung maintenance na tinatawag ko, yung maintenance ng pag-aayos ng isang computer system ng ECU ng fuel injected engine kumpara naman sa carbureted engine lang. Sa engine tayo, wala tayo doon sa other parts ng motorcycle. Fuel consumption. Pagdating sa fuel consumption mga boss, based on studies, based also sa experience ng mga car owners and based na rin sa mga experience ng mga motorcycle owners. Tsaka talaga naman na napatunayan na mas nakakatipid ng isang fuel injected engine kumpara sa carbureted type. Okay? Kasi sa carbureted type mga boss, ang lakas ng fuel consumption mo unang-una is nakadepende na how you accelerate. Kung full throttle ka lagi, kahit na galing ka pa lang sa pagkakahinto, full throttle ka, magbubuga agad ang iyong carburetor ng maraming fuel and air doon sa combustion chamber mo. Kasi nakadepende nga ang pasok ng gasolina niyan on how you twist yung accelerator mo. Sa fuel injector, hindi. Meron tayong tinatawag na throttle delay. Kinocompute lahat ni computer kung kailangan na ba ng makina mo na palakasan pa ang pasok ng gasolina o hindi pa. Kinocompute din ng computer mo kung gaano karaming hangin ang pumapasok sa intake manifold. Kinocompute niya yan, binabalanse niya yan. Kaya sa mga sasakyan, meron pang throttle position sensor na tinatawag. Yung position ng throttle, kung slightly open ba siya, kung halfway open ba siya, or fully open ba siya, ganun. Kinocompute yan lahat ni computer box. Hindi yan basta-basta. Pag nag-full throttle ka, full blast din ka agad ang papasok na gasolina sa makina mo. Computed pa rin yan ng computer. Kaya kapag ka sa mga fuel injected, kapag ka gusto mong magpalakas ng takbo ng makina, di bali nang mas malakas ka sa gasolina, basta maabot mo yung takbo na gusto mo, may tinatawag tayong ECU remap. Binabago yung settings ng ECU. May tool din na ginagamit for remapping ng ECU. Hindi yan basta-basta dinadala sa electrician porket electronic component yung ECU natin, dadali nyo sa electrician or sa electronics technician. Hindi ganun mga boss. Kailangan pa rin niya ng tool. Electronic tool, scan tool, para makipag-communicate ulit dun sa scanner para mabago yung settings niya. ECU remap ang tawag dun. So sa mga nag-ECU remap, hindi ko alam kung magkanong presyo nila kasi ako wala pa akong ganung tool. Kasi kailan lang naman bumili si Bayaw ng FI na motor, yung kanyang Yamaha Mio. Pero plano ko rin bumili niyan kasi nga syempre, ako yung magme-maintenance niya kanyang motorcycle. Pagdating sa emission, syempre mga boss, lamang na lamang dyan. Si FI. Si FI kasi mga boss, kaya kahit sa mga sasakyan, matagal nang inobsolete ang mga carbureted type. Kasi mga boss, mas malaki ang chance na magkaroon ng emission ng isang carbureted type na sasakyan kaysa sa isang fuel injected. Kasi nga, calculated lahat. Fuel entry, tapos yung sa mga sasakyan nga, meron pa yan, kinocompute pa kung gaano karaming hangin ang pumapasok sa intake manifold. Ganun katindi, ganun ka-critical ang trabaho ng isang ECU pagdating sa sasakyan. Kaya sa emission, pagdating sa emission, lesser or as in kapag bago, talagang as in zero emission pa ang mga FI. Ang mga carbureted type kahit pa paano yan,
During throttle operations pa lang, kahit bago yan, meron pa rin niyang emission. Malaki pa rin yung chances ng emission niya. Kahit na ano, kung meron kayong katropa or meron kayong budget, bumili kayo ng isang Raider, Suzuki Raider na 150 na FI, bumili kayo ng Suzuki Raider na carburetor, sabay, dalhin, bagong-bago, tapos dalhin nyo agad sa emission testing center. Pareho nyo ipa-emission yan. Mas matipid or mas lesser ang emission ni FI kumpara kay carbureted type. Pagdating naman sa pag-a-add ng accessories, mga boss, mas maselad si fuel injected kesa kumpara naman kay carbureted type. Si carburetor kasi, mga boss, CDI lang naman na nangangailangan ng enough power dyan. Kailangan lang naman ni CDI ng 12 volts power para manatili siyang gumagana. Actually, kahit nga walang baterya si CDI, ay si carbureted type na makina, aandar yan eh. Aandar naman yan eh. Kasi sa ano naman yan eh, sa kukuha naman siya ng main power doon sa ating stator. Ang problem naman with EFI, hindi kayo basta-basta pwede mag-tap ng kung ano-ano accessories nyo na makakabawas doon sa power nung unang-una nung ECU. Unang-unang sisirain kapag nagkamali ng connections ng mga accessories ng ECU. Magkakandaleche-leche nang pwedeng masira pati yung ating fuel injector. Okay? Kaya pagdating sa pag-i-install ng mga accessories, mga boss, make sure na unang-una is hindi nyo nasa sacrifice yung power na papunta dapat sa ECU. Laging computed yan, mga boss. Kaya pinakamaganda kapag magkakabit kayo ng electrical component, alamin nyo muna kung gaano kalakas yung power consumption niya sa motorcycle niyo. Pangalawa, alamin niyo kung saan dapat ikonekta. Huwag niyong hayaan, mga boss, na maaagawan ng electrical component na accessories na ikakabit niyo yung inyong ECU. Delikado 'yon para sa ating ECU. ECU ang unang-unang masisira. ECU ang isa sa pinakamahal na parts ng motorcycle aside sa engine, ha. Mahal kasi talaga ang engine noon, bakit sa mga carbureted engines. Mahal ang engine. Pero doon sa mga main component pang iba, ECU ay isa sa pinakamahal. So yan yung iingatan ninyo. Pagdating naman, mga boss, sa reliability, pareho namang matibay ang carbureted type tsaka ang mga fuel injected type. Pero mas prone ang mga fuel injected type na magloko. Unang magloko kumpara sa mga carbureted type engines. Kasi ang kalaban ng mga motorcycle natin, mga boss, syempre, ginagamit natin yan rain or shine. Minsan yung iba, binabaha pa. Kalaban din natin yan. Pero hindi na natin pag-uusapan kung ano yung nilusong sa baha kaya nasira. Ganito na lang yan, mga boss. Sa carbureted type, makikita nyo may mga sockets. Socket ng ilaw, socket ng CDI, socket ng bosina, socket ng flasher relay, socket ng starter. Lahat yan may sockets. So, yung mga sockets na yan, may mga terminal siya na from time to time nag-accumulate ng dirt, nag-accumulate ng corrosion. So, yung sa mga ilaw natin, sa mga busina natin, pag nagkaroon niya ng corrosion, tatakbo pa rin naman ng maayos ang ating makina, di ba? Tatakbo pa rin niya ng maayos. Yung CDI natin, matagal naman yan bago madumihan, bago magkaroon ng accumulation ng dirt. Yan. So, sa akin yan, motorcycle ko, 13 years old na. Pero maayos na maayos pa rin. Ang problema naman sa mga CDI, sa mga EFI or fuel injected na motorcycle, syempre, more on sensors nga sila. More on sensors. Kahit sa mga sasakyan, mga boss, pinakamalaking kalaban ng fuel injected na sasakyan yung loose connection. Yung mga socket lang, mga boss, syempre, katagalan, lumulutong yan, nawala yung locking clip. Kaya yung socket, minsan maluwag na, minsan ma-disalign lang yan, magma-malfunction na ang inyong motorcycle. Mag-check engine na, o kaya yung sa fuel injector, natanggal lang yung lock, lumutong kasi, tapos nabiyak, naglulus na siya. Minsan umaandar kayo, biglang titirik, bakit? Nag-loose connection lang. Saksak nyo lang maigi yung socket. Aandar na ulit. Ganun nangyayari. Ganun kasalan ang mga fuel injected kasi nga everything is sensor na. Sensor. Ayan, so marami ako shinare sa inyo na pros and cons ng mga EFI tsaka ng mga carbureted type ng makina ng motorcycle, mga boss, pero hindi ko na nilahat kasi ito lang naman yung mga main factors lang naman talaga yan. Pero sa mga bibili ng mga motorcycle dyan,
at least kahit pa paano may idea na kayo kung ano ba mas magandang bilhin. Pero darating yung time, mga boss, na mawawala ang carbureted type engine sa atin. Kasi susunod tayo sa international law eh, tungkol concerning sa ating environment. Kaya hanggat may carbureted type pa sa mga fanatic tsaka sa mga loyal sa carbureted type engines dyan, samantalahin nyo yung pagkakataon na makakabili pa kayo ng carbureted type na makina, ng motorcycle. Kasi darating ang araw, mga boss, ma-obsolete yan. Trust me, kasi sa car industry, nangyari na po yan. So, mangyayari rin po yan sa mga motorcycle industry. Mawawala rin po ang carbureted type balang araw. Medyo delay lang ang mga motorcycles, okay? So, sana ngayong araw na ito, mga boss, ay nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat po sa nag-subscribe dun sa YouTube channel ng aking asawa tsaka sa mga magsasubscribe pa po. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang video. Salamat po sa inyong lahat.